Mega Minute na po mga kapuso ngayong gabi. Ang pinagsamang ganda at talino ng ating kapusong si Carla Abellana. Alan! Thanks, Mike. Bukas na magsisimula ang bagong game show ni Edu Manzano. Sino-sino kaya ang mga artistang unang mapipikon sa Asar Talo? Makichika kay Nelson Canlas. Excited na si Edu Manzano sa airing ng unang episode ng Asar Talo Lahat Panalo bukas. Matagal na raw niyang inaabangan na maging selyado na ang kanyang pagbabalik kapuso. Ikinuwento pa ni Chairman kung gaano ka-exciting ang unang episode ng game show. Abangan si Paulo Contis at yung tinatawag namin Kapitan Contra is Benji Paras. Magandang foil si Benji eh. Inaayos na ng programa kung paano makakasali ang mga manonood sa game show. Sa ngayon, maraming nakatutuwang artista muna ang ating mapapanood linggo-linggo. Eventually, it will be a mix eh. Yeah. Minsan kukuha tayo, tatawagin natin si Juan de la Cruz na maging bahagi ng ating show. And then minsan, kukuha tayo ng Juan de la Cruz, artista, o artista Juan de la Cruz. I mean, para magandang mga mix. Bukod sa Asar Talo, Lahat Panalo, malaki raw ang posibilidad na magbalik telebisyon ang 1990 show ng actor host sa GMA, ang Late Nights with Edu. Talk show kasi ang first love ni Edu. Pero mas magiging exciting na raw ito dahil palaban na ang mga artista ngayon. Number one, mas articulate at the same time, nabawasan ang hiya. Yes. Di ba? Dati-dati kasi yung ibang mga artista natin were very sheltered. Di ba? Masyadong ikinakahon. Ayaw palabasin ng bahay, ayaw magsalita. Dapat lahat controlled media. Lahat mabait. Mabait. Ngayon eh, yung iba, they relish in their kwan, in their characters eh. Right. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Up next, asong bida sa bantatay, magaling na sa tricks, magaling pa sa acting. Abangan yan, Mel. Nawiwili raw ngayon si Annabel Rama sa kanyang Twitter account. Eh, ang pagkakalink ng kanyang anak na si Richard sa Survivor Castaway na si Solen Yusuf. Thumbs up din kaya sa kanya? Makichika kay Lars Santiago. Nag-e-enjoy ng gusto si Annabel Rama sa pagtutweet mula nang matutunan niya ito. Marami na siyang naibalita sa kanyang account. Pero nung isang araw, biglang hindi na niya mabuksan ito. Na-hack na pala ang kanyang account. Kaya gumawa siya ng panibago. Nung sinabi ko kasi na kailangan ko ng maghanap ng mga artista, mag-apply sa akin, doon talagang dumami ng dumami yung siguro nag-apply. Kaya siguro na ano na, napatay na. Aliw na aliw si Annabel sa pagtutweet dahil nagsisilbi rin daw itong means of communication nila ng kanyang mga anak. Minabuti daw talaga niyang matutunan ito. Sinasadya ko yung kasi sa text ko, hindi sila sumasagot. Nag-Twitter na ako sa kanila, kanya-kanya sagot na sila. Kaya tontuwa naman ako. Si Rupa, takot-takot. Mami ha, careful. Kung ano yung mga sasabi mo, text mo na lang sa akin, huwag na sa Twitter. Samantala, hindi na nagulat si Annabel sa lumabas na balitang nagli-link kay Richard sa Survivor Castaway na si Solen Yusuf. Hindi rin itinanggi ni Annabel na nagpupunta sa bahay nila si Solen dahil kaibigan nito ni Raymond. Wala rin problema kay Annabel kung may bago mang maling kay Char. Okay lang sa akin yun kasi single naman siya eh. Masisirong date niya, okay lang. Huwag lang siya mag-serious. Eh, boto ba naman si Annabel kay Solen? Okay naman si Solen. Mabait siya. Tsaka, ang importante sa akin, babae ng marunong respeto sa parents. Yun lang yun. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. I'll be back with more chika. Stay tuned. Sa Lunes na po magsisimula ang bagong kagigiliwan nating programa dito sa GMA, ang Bantatay. Isa sa mga bida dito ay si Charlie, ang asong magaling ng umarte, mahusay pa sa tricks. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Meet Charlie, ang 2-year-old Labrador na star dog ng pinakabagong primetime series ng GMA na Bantatay. Ang role niya, ang malambing at maamong si Bantay. Pero di lang pala sa acting magaling si Charlie. Meron din siyang alam na dog tricks. Eto nga at sinampulan pa kami. Hey, Tom. Bilangin mo. Sit. At hindi rin magpapadaig sa math. Tom. Good. 1 plus 1. 2 plus 2.
Ayon sa dog trainer na si Dennis, hindi naman daw siya nahirapang turuan ng tricks si Charlie. Siya rin ang nagturo noon ng dog tricks sa asong si Fulgoso sa Marimar. Yung breed, wala akong ano, ang kuhan dyan, basta matalino yung aso kahit anong breed, madaling turuan. Sa storya ng Bantatay, sasapi ang kaluluwa ng karakter ni Raymart Santiago sa kanilang asong si Bantay. Nakakatuwa. Kasi hindi man araw-araw nakakita ka ng turuan na aso, di ba? Medyo nakakaaliw. Ang ibang tricks ni Bantay ay mapapanood pag nagsimula ang Bantatay sa Lunes bago mag 24 oras. Pobre Karampel updated sa Showbiz Happenings. Napasabak sa sayawan si Justice Secretary Laila De Lima. Nakachacha ng kalingin si Arnold Clavio nang mag-guest siya sa show nitong Tonight with Arnold Clavio. Bukod sa talent niya sa dancing, napag-usapan din ang pagiging sports-minded ni De Lima. Varsity player pala siya ng volleyball. At sa gitna ng trabaho, pagluluto at pag-aalaga ng Labrador dogs daw ang form of relaxation niya. Single parent din to two boys si De Lima. I'm so blessed na ang babait na mga naunawaan yung trabaho. I make it a point na let's say sa weekend, may konting quality time naman. That's it for Chika Minute. By the way, please watch the final week of Pasahang Ginto and thank you for supporting our show. Sa ngalan po ni Pia Guanyo, ako po si Carla Abellana. Happy weekend. Mel, Mike.